Ako si Maria at ito ang aking kwento. Lucy, POV, ayaw mo ba talagang pagbigyan muna si Mommy, anak? Malungkot na tanong ni Mommy sa akin. Kasalukuyan na silang naghahanda pa uwi ng bahay at gusto nila akong isama, pero tumanggi ako. Ang dahilan ko, bukas na lang ako dadalaw ng bahay. Gabi na at kailangan ng matulog ni Corton dahil may meeting siya bukas na umaga. Ayos naman na sana kay Corton na sumama ako sa bahay ng mga magulang ko. Kasama nga siya dapat actually eh. Kaya lang kung ngayon namin gagawin mas lalong late na siyang makakatulog nito, kaya bala ko na bukas ng umaga na lang ako dadalaw sa bahay namin. Lalo na ngayon pinag-iisipan nilang sabay kami magsa-celebrate ng 19th birthday ng kakambal kong si Lucio Adam. Kailangan naming tahiin ang mga detalye. Yun din kasi ang kauna-unahan na mag-a-appear ako in public bilang bahagi ng pamilyang Del Chavez. Kaya dapat talaga maging handa ako para hindi mapahiya ang mga magulang ko. Lumaki ako sa malayong lugar na salat sa yaman kaya lahat ng magiging experience bilang anak mayaman ay bago sa akin. Okay, aasahan kita bukas sa bahay ha? Mag-iingat ka palagi anak, bigas ni Mommy. Siya na lang itong hindi matapos-tapos ang pagpapaalam sa akin. Kanina pa nakauwi sila Tita Tiffany kasama ng kanilang anak pati na rin si Lola at Lolo. Si Mommy, heto siya na lang ang hinihintay nila Daddy sa kotse at lalarga na sana. Ibang klase pala talaga ang pagmamahal ng isang ina. Promise Mom, darating ako bukas sa bahay natin. Nag-promise si Corton kanina na siya mismo maghahatid sa akin, hindi ba? Kaya asahan yung presensya ko bukas at dapat may mga nakahandang masasarap na pagkain ha? Nakangiti kong bigkas. Kagad namang gumuhit ang masayang ngiti sa lobby ni Mommy. Muli akong niyakap at tanalikan sa pisngi. Ganon din naman ang ginawa ko at inihatid ko pa siya sa mismong kotse. Ingat po kayo, I love you. Sigaw ko pa sabay kaway ng tuluyan ng makaalis ang sasakyan nila. Hindi mawala-wala ang ngiti sa labi ko hanggang sa naramdaman ko na lang ang pag-iapos ni Corton sa akin. Happy, malambing na bigkas niya. Kagad naman akong tumango. Super, imagine mayaman pala talaga ang pinagmulan ng lahi ko. So simula ngayong araw hindi na ako pwedeng api-apihin ng kahit na sino nakalabi kong bigkas. Mahina siyang natawa bago niya ako hinalikan sa noo. Kahit naman hindi ka pa mayaman, hindi ko din naman hinahayaan na may mang-aapi sa'yo ah. Bigkas niya. I know, pero iba pa rin yung may pagmamalaki, sagot ko sa kanya. Mahina siyang natawa hanggang sa tuluyan na siyang kumala sa pagkakayapos sa akin. At ilang saglit lang naramdaman ko na lang ang pag-angat ko sa ere. Grabe, kinarga niya ako. Bridal style na parkaga, kaya hindi ko mapigilan ng lalong makaramdam ng kilig. Andami ko pa namang kinain kanina. Bahala na nga siya. Ginusto niya yan kaya panindigan niya. Maging masaya ang buong gabi ko nakasama si Corton. Naging mahimbing ang aming tulog at kinabukasan bago siya pumasok na opisina, idinaan niya ako sa bahay ng mga magulang ko. Lalo ko tuloy na naramdaman kung gaano ako ka-special sa kanila nang napansin ko na mukhang hinintay talaga nilang pagdating ko. Na hindi nga pumasok si Daddy sa opisina para daw makasama nila ako buong araw. Welcome home anak! Narinig kong bigkas ni Mommy sa akin. Walang katapusang yakapan na naman ang naganap sa pagitan naming lahat. Buong pamilya, lahat masaya sa pag-welcome nila sa akin. Kahit na kumain na ako sa bahay namin ni Corton, bago kami umalis kanina, sumabay pa rin ako sa breakfast nila. Mabuti na lang talaga at hindi ako tabain, kung hindi baka magiging dabyanan na ako nito, dahil sa sobrang takaw ko. Kamusta nga palang pagsasama niya ni Corton Montilibano, Ana? Hindi ka ba niya sinasaktan? Mabait ba siya sa'yo? Maya-may tanong ni Mommy sa akin. Ramdam kong biglang pananahimik ni Daddy. Pati na rin ang mga kapatid ko. Mukhang interesado silang lahat sa isasagot ko. Sumimsim na muna ako ng yus na nasa harap ko bago ko sinagot ang tanong niya. Mabait po si Corton, ma'am. Simula nung nagkakilala kami, wala na siyang ibang ginawa kung hindi alagaan ako at iparamdam sa akin kung gaano ko kahalaga sa kanya. Proud kong sagot. Alam kong kaya sila nagtatanong sa akin tungkol sa bagay ni ito dahil concern lang siya kalagayan ko ngayon. Alam ko din kung anong iniisip nila. Napakabata ko pa para mag-asawa. Kaya lang, hindi boto sa akin ang pamilya niya. Ang daddy niya at ang kanyang stepmother tapos yung half-brother niya naman naliligaw sa akin noon.
Malapit sa asyenda ng mga Montiliban ako lumaki at doon din kami nakakilala. Sagot ko. Napansin ko kagad na nagkatinginan sila Mommy at Daddy. Napansin ko pa ang mga bahagyang pagkunot ng noon ni Daddy na parang hindi niya nagustuhan ang pagsusumbong na ginawa ko sa kanila tungkol sa pamilya ni Corton. May ibang gusto silang babae para kay Corton kaya siguro ayaw nila sa akin. Anak ng mayor, malapit din sa lugar na yon. Kaya lang pinaglaban ako ni Corton at dinala niya ako dito sa Manila. Kaya kahit ayaw nila sa akin, wala silang magagawa. Nakangiti kong pagpapatuloy sa aking kwento. Ganun ba? Ano daw ang reason at ayaw nila sayo? Bulag ba sila? Ang ganda ng anak ko tapos ere-reject nila? Tanong ni Mommy. Ramdam kong inis sa boses niya. Kaya parang lalo tuloy akong ginanahang magkwento. Masarap pala magsumbong ng hinanakit sa mga magulang, lalo na't nakikita mong kampi sila sayo. Siguro dahil poor ako, lumaki akong si Nanay Martha lang kasama ko na nagsasideline lang din noon. Sa asyenda nila tuwing may okasyon, kaya tingin din nila sa akin, isa akong basura? Nakalabi kong sagot, lalo namang sumama ang timpla ng mukha ni Mommy, samantalang si Daddy naman, kita ko pagtatagis ng kanyang bagang. Imbitahin ko sila sa birthday mo para ipamukat ipakilala sa kanila kung sino ang taong niyurak-yurakan at inapak-apakan nila. Galit na bigkas ni Mommy. Hindi ko tuloy napigilan ang mapangiwi. Grabe naman kasing ginamit niyang salita. Napakalalim. Kilala niyo po ba sila, Mom? Nagtataka kong tanong. Napansin ko saglit na nahimik si Mommy bago nito tinitigan si Daddy. Mabilis nang naman yan. Padalhan ng invitation letter. Tsak na dadalong mga yan. Baliwalang sagot ni Daddy. Inubos niyang isang tasa ng kape sa harap niya bago siya tumayo. Maghanda na kayo. Ipapasyal natin si Lucia ngayong araw. Muling bigkas ni Daddy at naglakad na siya palabas ng dining area. Nagtatanong ang mga matang na patitig ako kay Mommy. Balak niyang ipag-shopping tayong lahat. Sky to the limit kaya add to cart mo lahat ng gusto mo mamaya. Excited na bigkas ni Mommy na kaagad ko namang kinangiti. Hindi ako interesado sa mga mabibili sa mall. Pero mas interesado ako na makakagala ako kasama sila. Family bonding namin ito, kaya alam kong masaya ito. Paalis na kami nang bigla namang dumating si Rica. Nagulat pa ako ng pagkababa niya pa lang ng kotse. Mabilis siyang naglakad palapit sa akin at nakipagbeso. Nagtataka man sa kinikilos niya, hinayaan ko na lang. Baka maganda ang gising kaya biglang nagbait-baitan. Hello, Kaz. Dumaan ako kanina sa bahay niyo. Wala ka daw kaya dumiretso na ako dito. Nakangiti niyang bigkas. In fairness ha, wala sa mukha niyang kamalditahan na laging nakaguhit nitong mga nakaraang araw. Saka ano daw, Kas? Kasin? Aba-aba, ano kayang nakain ng babaeng ito? Sumabay ako kay Corton, dinaan niya na muna ako dito sa bahay bago siya pumasok ng opisina. Nakangiti ko namang sagot sa kanya. Mukha naman siyang nakikipagbati sa akin kaya sino ba naman para i-reject siya, hindi ba? Aalis kayo? Tanong niya. Kagad akong tumango. Lahat kami, mamamasyal. Gusto mong sumama? Nakangiti kong tanong. Saglit pa itong nag-isip bago sumagot. May klase ako mamayang alas 10 eh, pero pwede namang umaabsent. Bigkas niya. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapangiwi, kaya pala bumabagsak dahil ganito ang kabilis sa kanya ang umaabsent. Sa bagay, ako din naman, ilang araw nang absent. Kung sa katamaran sa pagpasok sa school, mukhang nahawa niya na ako. Pwede naman sigurong excuse na muna. Ako nga din ilang araw nang absent dahil dito sa paako eh. Nakangiti kong sagot sa kanya. Nagulat naman ako dahil bigla na lang siyang nakipag-high five sa akin. Parang tuwang-tuwa pa siya. Sa wakas, meron na rin akong kapareho sa angkan natin. Tuwang-tuwa niyang bigkas. Hinawakan niya pa ako sa aking kamay at tinila niya na ako papunta sa kotse. Tita, saan mall po ba? Sa akin na lang sasabay si Lucia. Convoy na lang. Paalam niya pa kay Mommy. Kagad namang pumayag sila Mommy sa nais na Rica. Sang-ayon din sila na sumama si Rica sa amin. Mukhang mabait naman itong si Rica. Dahil kung hindi, hindi marahil siya pagkakatiwalaan nila Mommy sumabay ako sa kanya. Gusto mo matuto mag-drive? Tamang-tama magkapit bahay lang tayo. Pwede kitang turuan kapag wala tayong pasok sa school. Muling bigkas niya habang nasa biyahe, nakasulod kami sa kotse kung saan nakasakay. Sila Mommy at Daddy at ang tatlo ko pang mga nakababatang kapatid. Hindi nakasamang kakambal ko si Lucio dahil hindi daw siya pwedeng umabsent ngayong araw. Sa likod naman namin ay mga bodyguards. Panatag ang loob ko kahit hindi magandang naging experience ko sa Rica na to. Magpapaalam na muna ako kay Corton. Kapag papayag siya, edi go ako.
Pero kung hindi, wala tayong magagawa. Sagot ko naman. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang bigla ang pag-ismid niya. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapangiti. Papayag yun. Kapag hindi siya pumayag, edi gawin nating pasekreto. Problema ba yan? Bigkas niya. Hindi ko na sinagot ang suggestion niya dahil nakarating na kami ng mall. Naging abala ang mga sumunod na sandali. Pinamili ako nila mommy at ng daddy ng mga gamit na kakailanganin ko daw. Nung una, todo tanggi pa ako dahil kung tutuusin, kompleto naman na talaga ako sa gamit. Sabi naman nila, mga damit ay pwede ko daw ilagay na lang sa kwarto ng bahay para may magamit ako kung sakaling doon kami matulog ni Corton. Hinayaan ko na lang na baka magtampo pang mga magulang ko. Eto daw kasi ang pinakaunang pagkakataon na ipinag-shopping nila ako pagkalipas ng halos 14 na taon, kaya walang lugar ang pagtanggi. Si Rika, todo support naman na akala mo mag-best friend kami. Dahil very vocal siya kung bagay ba sa akin or hindi ang isang bagay na gustong bilhin nila mommy at daddy. Ang ending, talagang nag-enjoy ako sa pamamasyal at pag-shopping namin. I am tired na, reklamong pinakabunso kong kapatid na si Fantasia habang nakaupo kami dito sa loob ng restaurant. Kakatapos lang namin kumain at kaagad kong napansin na mukhang pagod na ang mga kapatid ko. Ganon din si Amir at Aliyah. Wala na ba kayong ibang bibilhin? I think we need to go home na lang. Sa bahay na natin itutuloy ang bonding natin. Sagot naman ni Daddy. Kaagad namang umiling sa Rika. Tito, pwede po bang dito na lang muna kami? Uuwi din kaagad muna kami. Remember, may isang bagay pa na hindi nabili si Lucia. Mga make-ups at malaki ang maitutulong ko sa kanya tungkol sa bagay na yan. Nakangiti niyang wika. Magpoprotesta pa sana ako dahil pagod na din ako, pero mukhang itong si Rika marami pang natirang energy. Sa huli pumayag rin si Daddy, basta sa isang kondisyon. Umuwi ka agad kami bago dumilim. Bago kami iniwan nila mommy at daddy dito sa mall, katakot-takot na bilin ang natanggap ni Rika sa mga magulang ko. Puro opo lang naman ang naging sagot niya, para siguro wala nang dahilan para hindi ako payagan nila mommy at daddy na magpaiwan dito sa mall kasama siya. Etong gamitin mong pambayad sa lahat ng gusto mong bilhin anak. Bigkas ni mommy sa akin, sabi abot sa akin isang card. Kagaya yung sa card na ibinigay ni Corton sa akin, kaya kagad kong tinanggihan. Meron na po kong ganyan, mom. Binigyan din ako ni Corton ng ganyan, sagot ko sabay iling. Iba yung sa kanya. Iba naman itong sa amin. Sige na anak, napagod kagad ang mga kapatid mo kaya mauuna na kami. Mag-ingat kayo, bigkas ni mommy. Yung mga kapat humalik na muna sa akin ang buo kong pamilya. Bago nila ako iniwanan kay Rika na naunay halata sa mukhang excitement. San tayo unang pupunta? Mga damit, bag, sapatos at ilang pirasong jewelry pa lang nabili mo, Lucia? Kulang na kulang pa yun. Bigkas ni Rika at muli niya akong hinawakan sa kamay. Pumasok kami sa isang butik na puro make-ups at mga pabango ang nakadisplay. Diretso kami sa istante ng mga make-up at iba pang mga products. Gusto sana kitang dalhin sa salon kaya lang wala ng time. Since magaling naman ako sa mga ganitong bagay, ako nang bahala sa'yo. Muling bigkas ni Rika sa akin. Nagmumukha tuloy siyang very supportive na pinsan. Bigla talaga siyang bumait-e, parang biglang nagbagong pananaw niya sa buhay. Baka na-realize niya na magpinsan kami at walang ibang magkampihan kung hindi kami-kami lang na magkakapamilya. Naku, hindi ako sanay na gumamit ng ganyan. Hindi nga ako marunong eh, sagot ko kay Rika. Don't worry, may kilala akong magaling magturo kung paano maglagay ng make-up sa iba pang kolorete sa mukha. Pwede ko siyang kontakin para turuan ka. Bigkas niya habang isa-isang chinecheck ang mga pampagandang nasa harapan namin. May lumapit din ni isang sales associate sa amin para i-assist kami. Lahat ng itinuro ni Rika, nilagay ka agad yun sa isang maliit na basket. Hinayaan ko na lang dahil alam kong hindi talaga ako mananalo sa pinsan kong ito. Well, well, well. Natuto ding lumabas ng lunggang hampas lupa para maglustay ng pera ng pamilya namin. Ang kapal ng mukha mo, talagang babae ka. Kaagad ako napalingon na biglang may nagsalita mula sa likuran ko. Ganun na lang ang gulat ko nang kaagad na tumambad sa paningin kong stepmother ni Corton, si Senyora Alicia at kasama niya si Jackie Lou. Kung mamalasin ka nga naman, sa dinami-dami ng makakasalamuha mo dito sa mall, yung taong ayaw pa talaga sayong makikita mo. Parang gusto ko na lang tuloy pagsisihan kung bakit pumayag pa ako sa suggestion ni Rika na magpaiwan kami. Dapat talaga sumama na ako kina mommy na umuwi ng bahay kanina eh. Kilala mo? Ikaw pinaparinggan? Tanong naman sa akin na nagtatakang si Rika. Kaagad naman akong tumango. Stepmom ni Corton at yung kasama niyang babae. Siyang gusto nilang mapangasawa ni Corton. Pabulong kong sagot kay Rika.
Kaagad ko tuloy napansin ang biglang pagbago ng timpla ng kanyang mukha. Napalitan ng inis sabay halo kip-kip. Aba-aba, teka, mapapatrouble ang beauty ko. Pinsan kong pinaparinggan mo, matron, ang mukhang walang ligo? Tanong ni Rika kay Senyora Alicia, na labis kong ikinagulat. Saan kaya kumukuha ng tapang itong pinsan ko? Parang gusto ko na tuloy siyang hangaan ngayon at magpaturo sa kanya kung paano maging matapang para labanan ang mga mapang-aping tao katulad ng mga babaeng nasa harapan namin. How dare you to say that? Ako? Isang matrona? Sa ganda kong ito, tatawagin mo kong ganyan? Baliw ka ba? Galit na sigaw naman ni Senyora Alicia. Mukhang hindi niya tanggap ang sinabi ni Rika sa kanya. Lumabas ang pagiging dragon at bigla na lang sinigawan si Rika. Naalarma tuloy ang ibang staff at ilang mga shoppers. Sino pa bang nandito? Hindi ba't ikaw lang naman ang kaharap namin? At yung babaeng kasama mo mukhang mangga? Girl, usong patapyas ng baba. Ayaw pa rin paawat na bigkas ni Rika. Sisitahin ko na sana siya para kumalma pero mabilis ang mga sumunod na sandali. Bigla na lang sumugod si Senyora Alicia kay Rika at takamang sasampalin niya sana ito. Kaya lang mukhang sanay yata itong pinsan ko sa sakitan dahil mas mabilis siya. Nahawakan niyang kamay ni Senyora Alicia at malakas na itinulak na siyang dahilan kaya nawalan to ng balanse at tumama ang likod niya sa istante na may nakadisplay ng mga beauty products. Nabuwal yun kaya kagad na nagkalat ang mga nakadisplay sa sahig. Tulala naman ako sa aking nasaksihan. Sasaktan mo akong babae ka? Subukan mo lang at maghahalo talaga sa balat ang tinalupan. Galit na bigkas ni Rika. Mukhang wala itong pakialam sa nagawa niya. Samantalang mabilis namang nakalapit ang iba pang mga staff para sana umawat sa komosyon, pero mabilis ang babaeng mukhang mangga, si Jackie Lu pala. Susugo din sana kay Rika para siguro igante si Senyor Alicia. Pero mabilis siyang nasipa ni Rika sa tiyan. Naparay ito sa sakit habang nalisik ang mga mata sa galit. Sakto namang dumating ang ilan sa mga security guards ng mall para din umawat, nagmumurat galit na galit sa Senyora Alicia at Jackie Lu. Ilang beses din nilang binanggit na ihabla daw kami. Ipapakulong daw kami kaya ang ending. Imbis na mag-enjoy kami sa shopping, sabay-sabay kami din nila sa presinto para magpaliwanag. Kaagad ko namang tinawagan si Corton para magsumbong. Samantalang si Rika naman tinawagan ng kanyang daddy Cedric. Siya na din ang tumawag kay mommy para ibalitang nangyari sa aming dalawa sa mall. Hanggang sa nakarating kami ng presinto, walang ibang ginawa sa Senyora Alicia pati na rin si Jackie Lu kundi magpakawala ng mga malulutong na mura sa aming dalawa ni Rika. Si Rika naman walang ibang ginawa kundi irapan at ismiran ang dalawa. Palaban pa din talaga kahit na nandito na kami sa isang nakakatakot na sitwasyon. First time kong mapapulis kaya hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Nakausap ko si Corton kanina at ilang beses na nitong sinabing huminahon daw ako. Sinabi ko na sa kanya na natatakot ako makulong pero inassure niya naman sa akin na hindi mangyayari yon. Siya daw ang bahala. Alam na din niya ang stepmother niyang sa Senyora Alicia'ng dahilan kaya nagkagulo, lumapit ba naman sa amin ni Rika at nagpakawala na hindi katanggap-tanggap na pang-iinsulto. Kapag maras bakan siya pa ang galit. Sa opisina kayo ni Hepe. Ang maunang manakit, hindi kami magdadalawang isip na ikulong. Bigkas ng isa sa mga pulis na humuli sa amin. Sa opisina talaga ni Hepe? VIP ha? Sa bagay, kanina pa nagyayabang si Jackie Lu at Senyora Alicia. Nagaling sila sa prominenteng pamilya. Hindi pwedeng hulihin kung hindi malalagot ang lahat. Kaming dalawa naman ni Rika, tahimik lang nakikiramdam. Silang ikulong nyo. Hindi magkakagulo kung hindi nila ininsulto na sobrang pinsan ko. Bigkas ni Rika. Napatitig tuloy sa kanya ang pulis. Pinsan? Kaya pala pareho kayong walang breeding? Dahil magkadugo pala kayo? Anong ginawa niyo sa mall kanina? Naglustay ng pera ng stepson ko? Galit naman na bigkas ni Senyora Alicia. Napakabasa talaga ng bunganga ng babaeng ito. Ang laki ng inggit sa katawan eh. Stepson lang pala. Eh ano ngayon? Wala ka na doon. Bakit inggit ka? Kahit na magubos pa kami ng milyones ngayong araw, wala kang magagawa. Palibasa kasi, hindi mo gets ko anong ibig sabihin ng respeto. Kay tanda-tanda mo na, wala ka pa rin kinatandaan. Muling bulyaw ni Rika. Lalo tuloy na lilisik ang mga mata ni Senyora Alicia sa galit. How I wish na kagaya niya ako. Matapang at hindi pa sisindak. Itsura pa lang kasi ni Senyora Alicia parang kakain na ng tao. Ayaw niya pala na itanatawag siyang matanda. Feeling bata nga palang babaeng ito. How dare you to say that? Ako, matanda? Hindi mo ba nakikita gano'ng ako kalaga sa katawan ko para sabihan mo ko ng ganyan?
Your parents failed para palakihin ka ng tama, galit na muling bigkas ni Senyora Alicia. Talagang dinamay pang mga magulang na Rica. Paano kaya kung malaman ito nila Tito Cedric at Tita Priscilla? Ano kayang magiging reaction nila? Sa totoo lang nakakarindi ng sagutan ng dalawa, muling pumagit ng isang pulis para patahimikin ang dalawa. Parating na daw ang happy nila at ito na daw ang bahala kung anong magiging hatol sa aming lahat. Hintayin na lang natin ang lawyer natin. Ipapakulong kong dalawang yan, galit na muling bigkas ni Senyora Alicia. At dinuro na naman kami. Hindi pa rin siya tapos. Muli siyang inirapan ni Rica, parang wala lang sa kanyang pananakot ni Senyora Alicia. Heist, nasa na ba si Corton? Sabi niya, papunta na siya. Natatakot ako. Baka marindi ang mga pulis na nakabantay sa amin at ikulong kami. Ayaw kong makulong. Try us. Yan ay kung kaya mo, maghintay ka. Parating ng mga daddy namin. Kung lawyer din lang kailangan para makulong ka, we will provide kahit 10 lawyers, lumuhod lang kayo sa harapan namin. At tumingin ng sorry, nakalabing bigkas ni Rica. Nandito na kami sa nakakatakot na sitwasyon pero ang tapang niya pa rin samantalang heto ako, nanginginig na sa takot. Hindi din ako makatingin ng diretso kay Jackie Lou at Senyora Alicia dahil baka bigla na lang bumuga ng apoy at masunog ako. Naunang dumating sila Aldrin at Senyor Almaro Montelibano. Kita kong gulat sa mga mata ni Aldrin nang mapansin niyang presensya ko. Hindi naman ako makatingin ng diretso sa kanya. Kung tutuusin, mabait naman talaga siya sa akin. Yun nga lang maldita talagang kanyang mommy Alicia. Mabuti na lang at hindi siya nagmana dito. Lucy, bigkas ni Aldrin sa akin. Akmang lalapit sana sa akin pero kaagad naman siyang tinawag ng kontrabida niyang ina. Aldrin, ang hampas lupang yan pa ba ang uunahin mo kausapin kumpara sa akin na ina mo? Galit niyang bigkas. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan ni Aldrin at lumapit sa kanyang ina. Samantalang nilapitan naman ni Senyor ang pulis na nakabantay sa amin. Ano pa bang ginagawa niyo? Ikulong niyo ng dalawang yan. Walang puwang ang mga magugulot, walang respetong tao dito sa mundo. Bigkas ni Senyor Almaro. Muli kong napansin ang pag-ismid ni Rica bago siya sumabat. Kung gusto niyong lumuha ng dugo mamaya, subukan niyo lang na ikulong kami. Matitikman yung galit ng pamilya namin. Galit na dinasabat ni Rica. Pinukol niya ulit ng masamang tingin sila Jackie at Doña Alicia. Nakitang pagmamalaki sa kanilang mga aura. Sir, hindi po pwedeng ikulong ang dalawa. Parating na rin po ang guardian ng dalawa, kahintayin na lang natin. Bigkas ng pulis. Bakit kailangan pa ng guardian? Nasa tamang edad na sila at nasaktan ng asawa ko kanina. Galit na sagot ni Senyor Almaro. Kagad naman siyang sinaway ni Aldrin. Matuto kasi kayo ng tamang manners para hindi kayo mapapaaway. Hindi lahat ng tao, kakayan-kayanin niya lang. Sabat naman ni Rica. Ikaw ang nanula kanina, nasaktan si tita dahil sa ginawa mo. Sinipa mo ko kaya ipapakulong ka talaga namin. Isasama namin ang hampas lupang babae niya na nasa tabi mo. Galit na sabat naman ni Jackie Lou. Napansin kong kagad na nagsalubong ang kilay ni Aldrin. Matiim na tinitigan si Rica at mabilis na nilapitan. Kagad namang napatayo ang pinsan ko. What? Naniniwala ka kagad sa nanay mong iskandalosa? Nandidilat ang mga matang balta ni Rica kay Aldrin. Mag-sorry ka kay mami. Anak ako't hindi ko kayang tanggapin na may manakit sa nanay ko. Nag-aapoy sa galit ang mga matang bigkas ni Aldrin. Iiling-iling naman siyang tinitigan ni Rica bago tinulak. Umalis ka nga sa harapan ko, mamas boy. Huwag kang dumikit sa akin, baka mahawa ko sa pagiging mamas boy mo. Nang-insultong bigkas ni Rica kay Aldrin. Kagad naman lalaki ang mga mata ko sa gulat. Grabe na siya, pinsan ko ba talaga itong si Rica? Bakit ang tapang niya? Wala siyang pinipiling tao na pwedeng awayin. Ano kayang mangyayari kapag nakilala ni Jackie Lou at Doña Alicia ang mga magulang ni Lucy? At si Aldrin na kaya ang lalaking makakatapat ni Rica? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.